Dear Ate Dar, ako po si Juana. Meron po akong naging karelasyon for 3 years, si Justine. Sa loob ng 3 years na relasyon namin, wala po akong masabi sa kanya. Di po siya nakakalimot sa mga importanteng okasyon like birthday ko or mansari namin. Mahilig po siyang mag-surprise. Sa loob ng 3 taon, sobrang seryoso na po namin. Nag-uusap na kami tungkol sa future family namin at kung ilang bang anak ang gusto namin. Pati nga po mga names nila. Until one time, ay sumama po ako sa cousin ko. Fiesta kasi sa lugar ng ka-workmate niya. Mga 2 oras din ang biyahe from our place. Pumayag naman ang boyfriend ko that time kasi he trusted me and also my cousin. Lunchtime naman kasi at nag-promise akong babalik ng gabi. May work kasi siya ng Saturday, unlike me, na libre pag weekends. Maraming mga bisita that time. Nag-enjoy naman ako. I remember, nag-text pa sa akin si Justine na magkita kami that night. Pero, sobrang sama ng panahon that time, Ate Dar. Kahit yung mama ng ka-workmate ng pinsan ko ay sinabihan kaming sa bahay na lang nila matulog. Baka mapano pa daw kami. Dahil nga malakas ang ulan at magpapalipas naman kami ng gabi sa kanila, di na ako tumanggi at tuloy na nga ang aming kasiyahan, kantahan at inuman. That night, pansin ko na ang pag-flirt sa akin ni Lester, isa sa mga kaibigan ng workmate ni Cassin, hanggang sa nagiging touchy na siya. I know it's an excuse, pero that time nakainom na rin kasi ako, kaya parang wala na rin sa akin. In short, may nangyari po sa amin ni Lester, at nalaman po ito ng girlfriend niya, pati na rin ng boyfriend ko. Humingi po ako ng tawad sa kanila, nagmakaawa, lahat na ginawa ko. Unlike kay Lester, na binigyan ng second chance, nakipaghiwalay po sa akin ng boyfriend ko. Sinisi ko ang cousin ko. Sinisi ko rin ang alak. Sinisi ko si Lester. Sinisi ko rin ang girlfriend niya na siyang nag-message kay Justine. Pati panahon, sinisi ko na rin. Lahat na sinisi ko para ma-justify ang ginawa ko. But in the end, wala talaga akong ibang ma-blame kundi ang sarili ko. May bago na po ngayon si Justine. Gaya noong kami pa, sobrang sweet po niya sa GF niya ngayon. Lahat ng mga ginagawa niya noon para mapasaya ako, yun na ang ginagawa niya sa new GF niya. Gusto ko na rin po siyang kalimutan. Mag-iisang taon na rin kasi. Gusto ko nang mag-move on. Pero, paano ba? Halos araw-araw, ini-stalk ko pa rin silang 2 ng bagong GF niya. Wala eh. Nagkamali ako. Kasalanan ko. Pero, mahal na mahal ko pa rin po siya, Ate Dar. Pwede pa kayang maging kami ulit? Sana kami na lang ulit. Kung pwede lang i-rewind ang buhay, sana po mapayuhan niyo ako. I accept any negative comments po. Need ko po yun. Hanggang dito na lang, Juana.